top 8 business na magandang simulan ng mga OFW. Especially kung kalakasan ang kita mo ngayon diyan sa abroad. Actually, kanegosyo pwede rin to sa kagaya mo na sari-sari store owner, pagkatapos maganda na yung income mo diyan sa pagtitindahan mo and then nakakaipon ka na ng paunti-unti, pagkatapos gusto mo pang magdagdag ng iba pang pagkakakitaan at gusto mo magdagdag ng business, halimbawa, ano? At ito po kasing mga negosyo na babanggitin ko po sa inyo, ito po talagang pwede mo siyang gawin kahit nasa abroad ka. So, pwede mo rin siyang gawin kahit meron kang tinututukan tindahan. Ano-ano yung walo na yun? Umpisahan na po natin yan sa number one. Okay? So, number one ka negosyo, pwede kang mag-grab car. So, kailangan mo lang bumili ng unit. Halimbawa, Toyota Vios. Ano? Depende sa'yo. Pero, ang Toyota Vios kasi, mga negosyo, is, ang down payment niyan is nasa halagang 80,000 pesos. Kung gusto mo na medyo hindi naman ganun kalaki yung babayaran mo kasi di ba nauuso yung mga zero down payment pero ang monthly amortization niyan kanegosyo doon ka na mayayari ano. So para safe ka down ka ng 80,000 pesos pagkatapos kunin mo siya ng 5 years to pay and then ang monthly amortization niyan kanegosyo is mga around 15,000 pesos lang. So syempre kinakailangan mong humanap ng driver kanegosyo. Kapag nakita ka na ng driver, syempre ang boundary niyan is 1,000 pesos a day. Per day yung negosyo. Depende siya kung gusto mo mas mataas. Pero kung gusto mo ng standard rate lang, sa 1,000 a day ka lang negosyo. So, syempre merong coding yan, di ba? So, hindi yan makakabiyahe ng isang beses sa isang linggo. Dahil sa coding. Tapos, yung isang araw pa sa isang linggo, malamang magpapahinga yung driver mo. So, sabihin na natin na 24 days siyang babiyahe sa loob ng isang buwan. So, kung 1,000 a day ang boundary niyan, so meron kang 24,000 na ina-expect na pera na papasok sa bulsa mo. So, magkano yung monthly amortization mo ngayon dyan? 15,000 lang. E di meron ka pang 9,000 pesos ka negosyo. So, ano ba yung maintenance niyan? Kapag ka brand new po kasi ang sasakyan na binili mo, usually naman, ang maintenance niyan every month is change oil pa lang kasi brand new pa nga ka negosyo, di ba? So, magkano yung change oil? Let's say, mga 1,000 pesos kasi ako nagmamotor ako, gumagastos ako ng mga around 500 pesos sa motor pag change oil every month. Pero kung kotse, sabihin na natin ang mga 1,000 pesos. Ano pa yung ibang maintenance niyan kanegosyo? Siyempre, gulong, mga ganyan. Pero yan naman, hindi naman every month yan pinapalitan. Once or kapag ka bago, minsan umuubra ng 2 years bago mo palitan. Pero kapag ka medyo tumatanda na yung sasakyan dyan na naglalabasan yung ibang mga maintenance na kinakailangan mong palitan sa sasakyan mo and yung magpapa-under chassis cleaning ka pero hindi pa kaagad yan sa umpisa no? Pag mga 3 years na or 4 years pataas na yung sasakyan mo saka mo nagagawin yan pero ang kagandahan dito sa mga pinakaunang buwan wala ka magiging problema kung brand new ang kukunin mo ang negosyo. So ang kagandahan kasi kapag ka grab car ka negosyo meron kasi akong pinsan na merong ganyang klase ng negosyo. Ang sabi niya sa akin kapag ka in-apply mo pala yung brand new mo na sasakyan sa Grab is meron niyang 9 years na rehistrado para makapagbiyahe-biyahe yung sasakyan mo. So kung 5 years to pay ang kinuha mo, so ibig sabihin pag natapos mo yung payment mo sa sasakyan mo ng 5 years, meron ka pang 4 years na natitira na makukuha mo ng buo yung 24,000 pesos monthly. Imagine ka negosyo, diba? So meron kang 4 na taon na meron kang 24,000 buwan-buwan. Ang nagustuhan ko sa business model ng Grab na negosyo is self-sustaining siya. Isang beses mo lang kinakailangan maglabas ng puhunan dito, yung 80,000 which is yung pinang down payment mo ka negosyo. And the rest, siya na mismo yung magbabayad sa sarili niya kasi bumabiyahe yung sasakyan mo di ba? Habang bumabiyahe siya ka negosyo, nababayaran niya yung sarili niya every month. Number 2, PisoNet. Sa mga hindi nakakaalam kung anong PisoNet ka negosyo, ito po yung computer na instead magbabayad ka ng per hour sa owner, maghuhulog ka ng piso para mag-operate yung computer. At kapag ka naghulog ka na ng barya, diyan makaka-access na sa internet yung customer mo. Makakagamit na siya ng computer mo. So ganyan na po ang mga online, ay ang mga computer shop ngayon mga kanegosyo. Ano? So kapag ka ikaw gusto mo ng ganitong klase ng business, so kinakailangan mo lang maghanda ka negosyo ng around 150,000 pesos. Meron kasi yung kakilala na ganyan yung kanyang business. Nung in-interview ko siya, ang sabi niya sa akin, so ginastos niya raw is 150,000 pesos para sa computer. So mga nasa around 6 na computer, tapos nandun na rin yung uhulugan ng piso. So isi-setup na yun kung saan ka bibili, kung kanino ka bibili. Pagkatapos syempre ka negosyo, pwede mo yung gawin kung wala kang pwesyo sa bahay mo, pwede kang umupa.
or magrenta ng pwesto. Pero kung merong espasyo diyan kahit sa labas lang ng bahay mo, kagandahan dito, hindi mo na kinakailangang umupa ka negosyo. Ilagay mo na lang yung mga computer mo sa harap ng bahay mo. Make sure lang na hindi mababasa ng ulan. Kaya papabubungan mo, di ba? Kapag ka may ganyan kang espasyo sa bahay mo, ka negosyo, makakaminus ka na sa renta buwan-buwan. At napakaganda rin po ng kitaan niyang ka negosyo dahil usong-uso po yung mga ganyang klase ng computer shop sa panahon ngayon. Number 3. Ito ka negosyo, medyo mataas ang puhunan dito pero napakaganda ng business na to ka negosyo. Laundry shop. So meron akong kakilala na nagmamay-ari ng laundry shop at nung tinanong ko siya kung magkano yung nagastos niya, umabot din daw ng 1 million. Ikaw naman naghahanap buhay ka at kumikita ka o nakakaipon ka ng ganyang kalaking pera, bakit hindi mo subukan magtayo ng laundry shop dito sa Pilipinas? Sa tuwing dumadaan kami o pumupunta sa kanyang laundry shop, eh talagang makikita mo yung mga labahin, yung mga customer niya, talagang andami. Wala ka nang madaanan papasok sa laundry shop niya kasi takatambak yung mga labada sa harap ng shop niya. Ganun kadami ka negosyo yung tumatangkilik sa kanyang negosyo. At nung minsan nga po na makakwentuhan ko siya, syempre tinanong ko kung magkano yung kinikita niya dan, ano? Sinabi niya sa akin na around 80,000 pesos daw. Malinis na yon, labas na yung pasahod sa tao, labas na yung mga liabilities niya kagaya ng renta sa inuupahan niya, yung mga gas kasi pinapatakbo ng gas yan, ng gas yan ka negosyo eh. Yung mga malalaki na parang shilin ganyan ano. At syempre bibili pa ng sabon yan at kung ano-ano pa na maintenance. Siguro yung sa maintenance sa washing machine syempre kasama rin yun. Labas na raw yung ka negosyo, 80,000. So sa madaling salita, hindi ka bibilang ng 2 taon. At mag-ROI ka na, return of investment, di ba? Sabihin na natin na isa't kalahating taon lang, babalik na kaagad yung pinuhunan mo kung ganyan ang kikitain mo, around 80,000 pesos a month. And then kapag nabawi mo na yon, it's up to you kung gusto mong itabi na yon, ilagay sa bangko o mag-invest ka ulit sa another laundry shop business para dumami ng dumami yung negosyo mo. Depende na sa'yo kung gusto mo ng laundry shop o gusto mo ng ibang business pa. Number 4 ka negosyo. Ito yung kalimitang ginagawang diskarte ng mga OFW kapag ka nakakaipon sila, bumibili sila ng mga lupa ka negosyo dito sa Pilipinas. Kaya lang ganitong klase ng business, this is a very long game ka negosyo. Syempre kapag ka bumili ka ng lupa, syempre kailangan patagalin mo muna ng ilang taon yan para tumaas yung value ng binili mong lupa. And then kapag ka uwi mo dito sa Pilipinas, halimbawa gusto mo na magretiro, so nakabili ka na ng ilang mga lupa, ang dami mo ng lupa, mga 6 ganyan ng lupa mo, tapos umuwi ka sa Pilipinas, isa-isa mo na ngayon silang ibibenta. So mataas na yung value niya. Ibig sabihin, yung perang ininvest mo doon sa negosyo, tumubo na ng malaki. Yun nga lang, kailangan mo rin maghintay ng medyo matagal-tagal na panahon, ano? Halimbawa naman, yung binili mong lupa, tinayuan mo ng bahay, apartment, pinaupahan mo. Ang maganda dito ka negosyo, syempre every month meron kang ina-expect na income. Ang disadvantage lang dito ka negosyo, since OFW ka at nasa abroad ka, malayo ka sa Pilipinas, so yung mga tenant mo, since hindi ka nila palagi nakikita, medyo mataas yung risk na hindi sila maging consistent sa pagbabayad nila. So yun lang yung disadvantage dyan ka negosyo. At since nasa abroad ka nga ka negosyo, syempre kinakailangan mo ng tao na mapapagkatiwalaan mo dito para maging taga-singil mo sa mga taong umuupa sa pinapaupahan mong bahay. At syempre kinakailangan mong bigyan ng komisyon niyan. Kaya yung monthly income mo sa apartment mo, mababawasan niya kasi kinakailangan mong magbigay man lang sa taong pinagkakatiwala mo para kumuha ng bayad nila sa upa. Halimbawa naman, instead na bumili ka ng lupa o nagpatayo ka ng apartment, yung pera mo, ininvest mo sa pagbili ng kondo. At sa kondo mga kanegosyo, marami kang pwedeng gawin negosyo dyan. Napakaganda niyan. Naalala ko nung nagtatrabaho pa ako bilang personal trainer, meron akong kliyente dati na ang business niya is napakarami niyang kondo units. Parang 13 units ang meron siya. Pagkatapos pinapaupahan niya yung lahat kanegosyo. Ang discarding ginagawa niya, naghahanap siya ng mga taong upa sa kanya pagkatapos yung ibabayad sa kanya, cheque. Sabi ko, "Sir, bakit ano puro kondo yung ano mo, yung business mo? Bakit wala ka ba mga apartment diyan?" Sabi niya, "Ayoko ng apartment eh kasi yun every month maniningil ka. Hindi katulad dito sa kondo, ang ginagawa ko, yung mga tenant ko may mga cheque yan. Kapag walang cheque, ayaw ko yan. Dapat yung uupa sa akin may cheque. Pagkatapos susulat na sila, magbibigay na sila sa akin ng cheque na pang 1 year. Ibig sabihin, 12 cheque yon. So, hindi niya na kinakailangan makipagkita doon sa tenant niya every month
yung cheque na lang na binigay sa kanya ng tenant niya, ihuhulog niya na lang nang ihuhulog yun sa banko every month. At hindi po pwedeng tumalbog yun. Kasi kapag kayong tumalbog, automatic, pwede niyang paalisin yung mga tenant niya, ang negosyo. Oo nga naman, less sakit ng ulo, di ba? Kaysa sa mag-apartment nga siya. So every month, kinakailangan niyang pumunta doon sa apartment niya, di ba? Tapos kung may mga sira yung bubong, may mga kinakailangan pagawa sa lababo, sa banyo, di ba? So syempre, shoulder na yun. Hindi ka to, dito kapag ka sa condo unit. So hindi niya na kinakailangan magpakita sa tenant niya. So yung cheque lang, every month, huhulog niya lang yun sa banko. Pagkatapos, tapos ang usapan. Kapag ka umabot na ng 12 months, saka pa lang siya magpapakita sa tenant niya, usap sila kung gusto i-renew. Pag magre-renew, bigay ulit siya ng another 12 pieces ng cheque. Tapos, hindi na ulit sila magkikita. Kung ayaw naman, edi hanap siya ng panibagong tenant. Ganun lang kasimple. Isang diskarte pa ka negosyo. Naalala ko nung personal trainer pa ako, meron akong mga katrabaho na nagugulat ako kasi umuupa sila sa kondo. Eh hindi naman ganun kalaki yung sinasahod namin. Sabi ko ba, ang yayaman din itong mga kasama ko sa trabaho kasi naka-kondo, di ba? Sosyalin ang dating. Tapos nalaman ko, meron palang mga kondo na nagpapaupa na bed space lang. Alam nyo yung may mga double deck. So kapag ka pumasok ka dun sa unit nila, makikita mo isang maliit na lamesa lang. Pagkatapos syempre, lababo, banyo. Tapos puro double deck na yan. Pagkatapos mga sila dun, 6 na katao. Tapos sisingilin siya ng mga 3,500 hanggang 4,000. Depende sa owner kung magkano ipapaupa niya. Tapos naka-aircon na, kasama na dun yung kuryente at tubig. Di ba mga 4,000 pesos per head. O diba, napakaganda ng ganyang business model na negosyo. Kumikita yung condo mo, so ang ginastos mo lang rin is pang down payment lang, tapos yung monthly amortization mo, ang nagbabayad nun, yung condo mo rin, diba? Napakagaling. Number 5 ka negosyo, online business. Ngayon, practical na mga tao, imbis na umupa ng pwesto, magre-renta ka, magbabayad ka every month, nagtatayo na lang sila ng mga online shop, andyan sa Shopee, sa Lazada, mga ganyan, iba't ibang website pa mga kanegosyo, di ba? So, doon magtitinda sila ng mga produkto through internet, kagaya ng ginagawa ko, ganito, napapanood nyo ako, pagkatapos meron ako, di ba, minsan may mga produkto kong ini-endorso, tapos bibili nyo sa Shopee o kaya sa Lazada, di ba? So, diyan wala kang babayarang monthly, di ba? Napaka-practical at kung ikaw OFW ka, kayang-kaya mo yung gawin. Halimbawa, meron kang 8 oras na trabaho doon pag uwi mo, asikasuhin mo yung online shop mo, di ba? Mag-vlog-vlog ka parang ganito. Tapos, ipromote mo yung produkto mo. Tapos, ilagay mo lang yung link sa baba ng comment section. Tapos, kapag ka mayroong mga tao na naging interesado sa produkto mo, click lang nila yung link and then makaka-order na sila ng produkto mo. So, saan manggagaling yung produkto mo? Hindi na sa abroad ka negosyo. Dito na sa Pilipinas. Kumuha ka lang ng tao na kamag-anak mo rin, na mapapagkatiwala mo na siya yung magiging tagabalot at tagadala sa courier ng produkto na in-order ng mga customer mo. Siyempre, kinakailangan bigyan ng komisyon niya ng negosyo kahit very minimal lang. Importante, may maibibigay ka para hindi tama rin, di ba? Number 6 ka negosyo, vlogging. Kagaya po na itong ginagawa ko. At kahit nasa ang parte ka ng mundo ka negosyo, kayang-kaya mo simulan yung ganitong klase ng business. Mapanasa Pilipinas ka, mapanasa Singapore ka, Malaysia o kung saan mang sulok ng mundo ka negosyo. Napakaganda nito. Bakit? Isipin mo ah, gagawa ka lang ng video, upload ka lang ng upload. Kahit yung video na hindi ganito, kahit yung pinapakita mo lang kung ano yung nangyayari sa trabaho mo, ano yung pang-araw-araw na ginagawa mo, create ka ng reels. Alam nyo ka negosyo, may pera rin sa reels ha. So imagine, negosyo, halimbawa kumita ka ng $100 sa loob ng isang buwan. Edi meron kang 5,000 sa loob ng 30 days, meron ka pang YouTube eh. So sabihin na lang natin na sa YouTube ka negosyo kumikita ka rin ng 5,000. Edi meron ka 10,000 sa loob ng isang buwan. Saan kamay na magaling mo kukunin yung 10,000 piso? Hindi ba ka negosyo? Pwede na yan as extra income ka negosyo. Kung ayaw mo naman na nagbablog ka, gumagawa ka ng ganitong klase ng content ka negosyo, pwede mong subukan yung affiliate marketing sa TikTok. Andiyan yung magbebenta-benta ka lang, hindi mo kinakailangan gumawa ng ganitong klase ng mga video, promote-promote ka lang ng produkto, and then kukomisyon ka. Hindi mo na kinakailangan pang yung parang katulad sa online shop na ikaw mismo yung magpapadala ng produkto. Sa affiliate marketing ka negosyo, iba. Kapag ka kunyari nakabenta ka ng produkto ng ini-endorso mo, yung may-ari na ng business or yung company na ang bahalang magbalot nun at ipadala sa customer kung sino man ang umorder sa'yo. Napakaganda rin ang kita sa affiliate marketing ka negosyo ha. Alam mo nung kalakasan ko, andyan yung kumikita ako ng 10,000 sa loob lang ng isang linggo.
And hindi naman sa nagmamayabang ka negosyo. Please don't get me wrong. Hindi ko sinasabi sa'yo ito ka negosyo para i-brag ano, o para magmayabang sa'yo. Ang intention ko kung bakit sinasabi ko sa'yo ito ka negosyo, para ma-inspire ka, para ma-motivate ka, at yung mga sa palagay mo, mga bagay na hindi mo kayang gawin, eh subukan mo. Ano ba yung puhunan mo dito? Cellphone lang, internet lang, yun lang ka negosyo. Diba? Depende na lang sa'yo kung seseryosohin mo o hindi. At number 8 ka negosyo. Ito, wala akong masyadong kaalaman at wala akong karanasan dito, no? Pero isa to sa mga negosyo na nakikita ko na gagawin namin ni Mrs. kapag medyo malapit na kami sa retiring age ba, no? Agriculture ka negosyo. Yung mga livestock, andyan yung mag-aalaga ka ng mga manok, ng mga baboy, ng mga baka, diba? So dito kinakailangan mo syempre na medyo malaki-laking puhunan ka negosyo, no? At kailangan mo syempre ng mga tao na mapapagkatiwalaan mo, katulad ng pamilya mo. Since nagtatrabaho ka dyan sa abroad. Pero ito, pwede mo naman itong gawin kung gusto mo maging makafocus ka dito. Pwede yung kapag ka nagretiro ka na lang at daladala mo na yun na ipon mo, pwede ka magsimula ng ganitong klase ng negosyo, di ba? Andyan yung sa probinsya, mag-aalaga ka ng baboy, tapos paanakin mo, pagkatapos ibibenta mo, ganun din sa baka, aalagaan mo, paanakin mo, and then ibibenta mo, sa mga manok naman, padadamihin mo, paiitlogin mo, di ba ka negosyo? Parang ang sarap ng ganyang klase ng business. Kasi ako pangarap ko maging farmer kapag ka-retirado na ako. Anya, 'di ba? Parang ang sarap nung gigising ka sa umaga, makikita mo 'yung mga alaga mong hype nagtatakbuhan. Pagkatapos, may mamumulot ka na lang ng itlog, 'yung mga tanim mong gulay, ang yayabong na, 'di ba? Parang ganoon, 'di ba? Ang negosyo. Kung ikaw meron kang experience sa farming, comment ka naman diyan sa baba, 'di ba? Para makapagbigay ka rin ng idea sa amin, ano? At ito 'yung negosyo na sa palagi ko, hindi talaga malulugi kasi needs to eh. Kailangan to ng tao eh, dahil kinukonsume to eh ng mga tao, di ba? Kumakain tayo ng baboy, ng baka, ng manok, nagluluto tayo ng itlog, kumakain tayo ng mga gulay, di ba? Talagang yung ano yan eh, human consumption yan ka negosyo eh, di ba? Tama ba yung English ko? Pero yun na yun, nag-gets yun naman yun, di ba mga ka negosyo? Kaya sa palagay ko, napakagandang business nito kapag ka nasa retiring age ka na, or kahit sabi mo nasa middle age ka pa lang, di ba? Napakagandang subukang pasukin nito ka negosyo. Mga ka-negosyo, maraming salamat po sa panonood ninyo. Kung umabot kayo hanggang dito sa dulo ng ating video, ibig sabihin gusto mo yung ganitong klase na mga usapan. Kaya pabor naman mga ka-negosyo, no? Paklik naman ang follow button at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel kung hindi ka pa nakasubscribe, para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko pa. Yun lang mga ka-negosyo. Maraming salamat sa inyo.